Guys, ngayon, babalik ako sa Minahan. Tapos, yun nga yung high risk natin. Sasakay tayo ng aeroplano kasama yung mga ibang mga minero. Tapos, alam mo na sa sitwasyon ngayon, marami na dito sa Queensland, no? Tapos, ang ano lang naman, lahat ng minero, required na na, halimbawa, magpaalam sa company na mayroon bang sintomas o mayroon bang ano, kasi hindi pabalikin sa Minahan. Gaya ko kahapon, pinatawag ako sa doktor ko na okay lang ba ako, wala ba akong mga sintomas. Tapos may certificate, so ready to go na ako. Pero minsan kasi hindi natin masiguro, no? Kahit walang sintomas, mayroon pa rin. Kaya ang gawin kong protection ngayon, ganito yung itsura ko. Pakita ko sa inyo. Ang itsura ko, kukuha muna tayo ng tripod. Ayan. Kukuha tayo ng tripod, guys. Baka mahulog. Ayan. So, ang gagawin natin, guys, ganito siya. May N95 ako dito. So, ganun po tayo. N95 to, N95 grade. Tira to sa yung galing paraming Pilipinas. So, lagay natin ng ganyan, guys. Ang bawa. Tapos, bukod dyan, kailangan natin ng protection ng eyeglass. Kung sakali man may mga laway, mga ganun, mga katulong yan. Yan, may glass, ganyan. Tapos bukod pa yan dyan, guys, para extra protection pa. Mga gamit na yung binili kong face shield. Ito. Yan, guys, bahala ng katawanan ako doon sa aeroplano. Yan. Tapos ang maganda dito, guys, yung dito, nakita niyo, walang parang butas, kasi yung butas nasa ilalim. So kung may magsasalita man mga stewardess o yung taong dadaan sa iyo sa upuan, kasi mag CR, yung laway nila masasala dito. Tapos may sombrero ako dito. Kaya yung tapos gawin ko yung sombrero ko, papainitan ko yan pagdating sa Minahan. Yan, guys, ganyan yung tsura ko. Tapos dito, hanggang dito lang yung niya. Yan. Tapos hindi kasi papasok basta-basta yung hangin, gawa ng naka-curve yung face shield. So ganun yung itsura niya, guys. Ganyan yung itsura ko pag pupunta ng airport. Tapos may dala din akong whip wipes at saka alcohol. Ito, alcohol ko. Nilalagay ko sa sa bulsa ko to lagi. Tapos may whip wipes din ako. Ito, may whip wipes ako. Kasi pag upo natin sa upuan, sa aeroplano, kailangan punasan muna natin yung mga sinasandalan, yung salikuran. Tapos sprayhan ko yung mga sinasandalan ko bago ako upo. Medyo matagal pero maganda na yung yung sobrang ingat. Kaya yun, guys, yun yung gagawin kong extra precaution. Kaya samahan nyo ako, i-video ko to hanggang papuntang trip ko sa Minahan, yung biyahe ko sa Minahan. Kahit pasaglit-saglit lang natin yung silipin yung Minahan, yung daan namin papuntang Minahan, no? So stay tuned lang yun, guys. Titingnan natin yung biyahe. Guys, magkano na tayo ng gamit? Ilagay na natin sa sasakyan, likod ng sasakyan. Thank you.
guys, ready to go na. E95 sa likod. Tapos shield. Yung misis ko yung magdadrive ngayon kasi para madali na akong makapag-prepare pagdating ng airport. Tapos bawal kasi doon na mag-park ng matagal. Kaya para hindi na palitan pa, naka-ready na yung ano. Naka-ready na yung pagda-drive niya. Yan guys, naka-alis na tayo. So 14 days hindi ako naka-alis ng bahay. So parang ito lang yung pinakamalayong na puntahan ko nung simula ng 14 days. Ang ano namin guys, community o tingnan. Diyan, tahimik, di ba? Tapos ka ngayon, karamihan, maraming sasakyan na sa bahay kasi karamihan nagsarado yung mga establishment. Saka maraming work from home. Yung ngayon, may work from home din pala. Yung work from home. Gaya ng misis ko yan, work from home siya. Ihatid lang niya ako tapos uwi agad. So silipin natin guys kung papasok na kasi tayo ng expressway, super highway. Silipin natin kung marami pa rin mga sasakyan na tumatakbo bahid ng ano no, may mga lockdown sa every state. Tingnan natin kung may pagkakaiba ba. Lapit na tayo guys. Papasok na tayo ng expressway. Tingnan natin kung may pagkakaiba pa. Parang marami pa rin sasakyan. Oo, kahapon marami pa rin sasakyan. Yan o, marami pa rin. Ito yung ano eh. Yung super highway. Cross highway. Marami pa rin. May sasakyan sa gilid niya. Sasakyan guys, oh, ang super highway. So ibig sabihin yan, tuloy pa rin yung business at saka marami pa rin yung essential na travel dito sa Queensland. Ito yung mga road train dito sa Australia guys, ganyan. Minsan apat yan na hinahatak, minsan lima. Ganyan din ginagamit namin sa mining eh, kaya nakargahan ng coals. Ng coal. Tapos yan yung ambulance dito sa Australia, ganyan. Ganyan halos yung itsura. Sobrang laki. Yan Mercedes-Benz. Galing oh. Ingat ka diyan. Please obey all traffic regulations. Malapit na tayo sa airport, guys. Ahimik ng airport guys, oh. Walang lumilipad. Walang ano, walang nagbibiyahe. Kasi wala nga ang interstate. Ah, mayroon, pero pagdating nila sa ibang state, quarantine sila ng 14 days. Tsaka limited, konting-konti lang yung mga flights talaga. Oh. Tapos walang international flights. So, oh. Ay, mayroon din konting-konting international flights kasi. Pero yung mga airlines lang yata pag-aari ng Australia, di ba? Hindi. Yung meron din iba? Yung Qatar Airways, di ba? Meron siyang Brisbane na yun. So continue pa rin yung Qatar Airways? Ang Singapore Airlines wala ngayon eh. So baka malapit na pala i-shutdown yung Singapore nung bago tayo, ano? Oo, ano, nung mga 1 week after natin makabalik, dun nag-ano yung Singapore. Nag-announce, na, ano, nag-ground nila. Nag-ground nila yung 10% or 20% lang ng ano nila. Yung natira. Tapos bawal nang mag-transit ang non-resident, non-citizen. First time to guys, almost 8 years ako sa Australia. Sa airport na to, first time. Ito, isa lang sasakyan kasabay namin, no?
ano yan siguro? Oh, mga minors din siguro yan. Grabe yung tahimik ng airport, guys. Ah, hindi, may pupunta siya ng ano, ng ibang line. Ano ba yun nakalagay? Baka magpa-park. Ah, oo, baka magpa-park. Grabe yung tahimik. Kantas ka, diba? Oo, oh, kantas. Dito lang yan. Dito lang tayo. Dati ang hirap kumuha ng ano dito. Oo. Oh, dati, mahirapan kang magparada dito, guys. Dito. Yan, guys. Yan ang sumisita pag ano, nagpa-parking ka ng matagal dito. Yan, ganun niya ka-green. Print na yung ano, luggage ko. Sobrang dami yung mga police, guys. Ganun dito. Yung luggage. Mga police. So ito na yung boarding bus ko. So pasok na tayo. Mag-check in na tayo. CR lang tayo, guys. Marami pa rin tao dito sa airport. Tapos konti lang yung nagmamas. So ang dami pa rin. Sobrang stricto na dito sa Brisbane. Tingnan niyo yung mga taong ano, tagis, yan. Tapos sa kabilaan din, may mga pulis doon naka ano. Yung flight ko 9:20 pa naman eh ano pa, 8:50 pa saka na ako pupunta doon sa baba. Kasi yun yung gate ko, eh, ano yung gate ko diyan. Gate na 5-6. Ayaw kong pumunta doon kasi ano, maraming tao nandoon. You may now switch flight mode off. It is not permissible to retrieve any items or baggage from the rear of the aircraft. For those passengers with so, nandito na kami sa Makay, guys. Kunti lang yung tao, which is good. Kunti lang yung nagbibiyahe ngayon. Nandito na yung bag ko, kukunin ko lang. Buha ko na. Naku, isang sasakyan lang kami. Apat kami magkasama. Alright, we're ready to roll out. We will take 2.5 hours to drive. This is Mark, Matt, and Dan. Small businesses often have less financial padding than their bigger counterparts. Barry says he likes to keep a 2-month buffer. But due to some other circumstances, I already had a slow month in. Dumating na ako dito sa Minahan, guys.
ito yung kwarto ko. Yan, may sariling aircon, fridge dito, fridge, TV, aircon yan, tapos yung table ko. Ngayon, may sanitizer ako, binasa ko. Iwa-wipe ko yung bag ko, buong bag ko. Kasi galing airport to eh. Ano, saan po ito? Alcohol wipe to eh. Ini-spray ko na ng alcohol. Maraming alcohol dito sa kampo kaya maripila natin to.